Good morning! Hindi na babalikan kahapon. Ngunit bakit ngayon nandirito pa rin? Sa akin sa gaba lang ang damdamin, yeah, ang nagmamahal ay mahina din, yeah. Okay. Sagot ba ang tama? Good morning, isa na naman pong episode na naman po. This is Emo Mantico, the fucking show. And by the way, highway, medyo kagising ko lang naman po, kape po tayo. At sana po na-enjoy nyo po ang aking top 10 na flip top MCs comedians. So ito po yung mga personal picks ko po to. Ito in randomly rank it according to for my own opinion, for their crowds and yung mga punchline nila. So nag-down na po tayo sa kalahati ng top 10. So 10, 9, 8, 7, 6 down. Meron pa tayong 5, 4, 3, 2, 1 na i-discuss po pa natin na flip top MCs comedians. So anyway, highway, good morning sa inyong lahat, sa mga nagbisi-bisiha, especially on Arabian Ceramics. So good morning, kung nakikinig kayo, just say hello, man. And by the way, highway, good morning din po sa mga in-invite po natin. At sana naman po ay mag-message kayo, parang awa yun na. Oopsie. Well, anyway, here we go, let's do this. Huwag natin patagalin pa, isa naman pong 15 minutos naman po ng aking panggugulo sa mga buhay ninyo. So here we go. And my background is Nababaliw Na Ang Payaso. Hope you like that song. So huwag natin patagalin pa, at huwag natin patagalin pa, at simulan po natin ang top, ang top 10 flip top MCs comedians for 2, starting up at number 5. Who is the number 5, man? Number 5 is Shaggy or Christopher John Rosales o Kiko, na isa po sa mga young MCs. Hit on number 5. Well, palakpakan po natin. Medyo recently nagkaroon po ito ng controversial po, na mamaya ko na po i-reveal kung kanino. Dahil ito po ay on relationship po doon po kay Ann Mateo, na labanggit ko na po noong part 1 ng aking episode ng Flip Top MCs. Ito po ay part 2. So anyway, Christopher Jan o Kiko o Shaggy, kung napapansin nyo po siya, so talagang mga talagang pandilat mata, talagang magaganda. Talagang mga bars talaga ay talagang sobrang bigat at a young age talaga. Then by the way, highway, una ko itong napanood to, na napalit ko po to is I think laban niya, debut yata niya, hindi ko nagkakamali, against to One Lazy. So that age was 19 years old na debut siya. Then so talagang nakikipag-ngat-ngatan po talaga siya sa stage, and the crowds loves him. It's a punchline, talagang pumapatok. Then
Then nakalaban po niya sa Dos Por Dos ay Team LA, which is Looney Abra, at yung katag-team po niya ay si Smugless. So Christopher Gian, Rosales, so Kiko. So so para sa akin, medyo nilagay ko siya sa top 5 dahil grabe. Talaga kung mapapanood mo sa mga napapanood sa mga flip top na battle. Talaga maluloko ka no sa yung mga napapansin mo sa ilang wins niya tapos saka loses 99999. Pero ito po ay whipped by his own self. So independent po siya, wala po siyang ano, so sariling recording po niya 'yon. So here we go at number. Tuloy-tuloy po tayo at number 4. Speaking of his partner na walang background natin, palitin natin isa. That's Ganti ng Patay. Music and rapping by Zaito. Hope you like that song. So, Smugless was gonna call, patuloy na nabanggit ko, was Smugless was part po ni Zay sa Dos Por Dos na naging epic, talaga nag-trending po. So Smugless rapping up 187 mobsta, then ang ikapito sa walong sumpa, ika nga ni Apex, ang ikawalo sa pitong sumpa, malamang yung nasa gitna ng kayang mukha. So kung mapapansin nyo talaga na hindi lang bilis ang pinapairan nitong pag ito ay nag-burst, kundi yung bilis niya talagang comical. So yung laban niya na Apex, laban niya kay Apex yung nalaglag siya sa stage, isa po yung nagpa-trending at ginamit po yun ng bar si Looney noon. Kaya ka lang naman nag-trending, nalaglag ka sa stage. So grabe man. Then, by the way, so hindi lang po katulad po, hindi po sa nagpamabilis po tong taong ito. The way na nag-rap po siya, talagang karapat-apat po siya, 187 mobsta. So, sa mga hindi nakakalam po sa 187, so, ito po yung isa po sa pinakamatitindi pong rap group o rap recording group, na isa po sa tinitingnan na po ng mga hip-hop Pinoy rap musicians wannabes. Talagang mapapansin mo talagang so pag mabilis, malapit. So kung may pagiging komedyante, malapit din. So loud applause for Smugless. Yeah. So here we go for number 3. At number 3, at napapakinggan nyo na po kayang latest music na Ganti ng Patay. That was Zaito. So wala na po akong iba pang information dito. Ito po ay taga Las Piñas, Baya, Cavite. So isa po sa ito po yung matawag nito ay kahit na tuloy-tuloy po at sunod-sunod po yung pagkatalo niya, yung mga recent battle po niya, inaabangan pa rin ng mga tao. At talagang kapag napanood mo ito live, talaga kahit mawala po siya sa kanyang linya, sa kanyang minsan madalas po na nakakalimot, nag-joke, pero si Zaito talagang freestyler po tong taong to. So talagang love trip talaga to si Zaito. Talagang pero yung papasin mo sa bawat trap niya according to my research about him, was
Lahat ng yun ay based sa kanyang experience as this youth. So Zaito, you deserve on number 3. So palakpakan po natin. Wah! Medyo pasyayarap, medyo bagong gising lang po ako ngayon. At naku, mauubos na naman ang oras natin sa kahaba ng litanyo ko, mga pre. So, at number 2, here it's at number 2, well, Sharnan. Sharnan, at isa po ito si Sharnan po. Sa, di ko mamasabi po ito na, ano, eto kasi estilo ni Share lang kasi medyo kakaiba eh. Sa lahat na yata, actually na wari ko siya yata pioneer yata ng costume sa flip-flop eh. Dahil bawat battle po niya nagko-cosplay eh. Ito po yan, nag-Sakuragi. Long-long nung nag-race at the battle yata niya kay Rapid oh. Tapos Undertaker, nakalimutan ko na kung sino ang battle niya. Nag-Pinoy. Talagang pero hindi po niya ito dinadaan lamang sa kanyang costume itong si Sharnan. Then at siguro nag-flavor lamang yun para makuha yung crowd. Pero yung I don't know, Sharnan was good MCs din. At in fact isa pa sa pack po ito, yung campaign po ni President Duterte po, isa po itong sumuporta po. At may music video po ito, si Sharnan, na talagang isearch na lang sa YouTube to. Well, anyway, away! Eto naman po tayo! Number 1. Pero bago natin yan simulan ang number 1 i-reveal, recap muna po tayo sa ating mga sa ating top 10 flip top MCs comedians. So here we go, simulan na po natin. Let's do this. At number 10, Apex Mark Anthony Cañete in real life. Number 9, Batang Rebelde. Number 8, Delo De Jesus Gaymatan. Kung tama ba yung ano ko. Well, Basilio Lord Divino Ignacio. At number 6, Raymond Abracosa Abra. At number 5, Seiyi Christopher Gian Rosales Okiko. Number 4, Smaglas 3, Zaito 2, Sharnan. At here's on number 1, Sinyo. Kuyo Marinek, siya po ang nagpasimuno nito. Yun, kaya nga. Ang saya, di ba? Weapon. Ito po ay galing po to sa Prampanga, Pride ng Pampanga, Sinyo. Moon, mapa. Oh, na po tayo, di wow. Well, Sinyo. Agasan. So, nabanggit ko na rin po recently na mayroon po siyang controversial na battle between Shay and Sinyo recently na nagkaroon pa yata, dinemanda pa yata ng nanay ni Ann Mateo, na which Ann Mateo was girlfriend of Shay, na para sa akin naman ni kaya nga flip tapit talaga balasubas ay tama, damay ang damay yan eh. Pero siguro, eh hindi ko lang alam, siguro yung nanay ni Ann Mateo siguro eh di alam mo yung walang ID sa flip top, yung kalakaran ng flip top. Well, anyway, Sinyo was one of the comedian of, bakit ko ilagay ko sa top 1 dahil masama kasi hindi siguro yung mga flip top enthusiasts siguro. Lagantum. At kahit hanggang ngayon, tumatakbo yung hashtag na puta Eddie, wow! Yun siguro. Well, anyway, wala pa tayong oras. So, goodbye!